Hello guys, so wala akong maisip na content. So share ko na lang sa inyo tong paano kumuha ng passport appointment online slot. Kung paano kayo makakuha ng slot, no? So libre lang ang pagkuha ng slot. So kung gusto niyo kumuha, especially na parating na yung January 2019, I'm sure maraming kukuha. So marami ding nang nag-o-offer ng services nila sa Facebook, no? Manang nagpo-post. So, katulad dito, mga nagpo-post dito sa Facebook, ang mahal kasi ng singil dito ay around 300 to 500 ang singil nila. So, kung gusto nyo makatipid, pwede sa sarili nyo, kayo na lang yung gumawa, no? Madali lang naman kasi in the first place, ang pagkuha ng slot is libre lang talaga. So, yung mga taong nag-offer ng services nila, ginagawa lang nila yung pagkakitaan or ginagawa nilang negosyo. So, bawat tao kasi nakukuha nila, either 300 yung single sa'yo or 500. Iwan ko kung meron pang mas mataas doon. So, makikita mo, ito yung assistant fee na sinisingil niya is 500 pesos. Passport assistant appointment slot. So, ganun kalaki yung mga sinisingil niya. So, ngayon, ituturuan ko kayo ng guide and step by step all the way paano kayo makakuha ng slot ng passport, no? So, kailangan nyo lang may email kayo or Gmail, no? So, kailangan nyo lang meron kayong email or Gmail, no? And, pag nag-book ka ngayon, within 24 hours, kasi may expired na yun, so, naka-reserve lang sa iyo yung booking mo within 24 hours. So, kailangan, pag nag-book ka today, kailangan meron kang pera pambayad. So, 950 to 1,200. So, yun yung choices mo, okay? So, regular tsaka express. So, andyan yung link sa baba or search nyo yung www.passport.gov.ph. Okay? So, click nyo yung link dyan para may direct kayo sa ganitong setup. So, cellphone yung ginamit natin, no? Mobile. Para, kasi yun yung most common na ginagamit na ng tao, no? Para, masundan nyo yung gagawin kong pag-fill up and kung ano yung mga requirements, no? So, isulat nyo na din sa papel kasi in case na pumunta kayo ng internet cafe or doon dyan sa mga pesonet, so alam nyo na yung mga isusulat nyo, no? Para mabilis, para hindi kayo paulit-ulit. So, isulat nyo and make sure na, make sure na meron nga kayong amount or pera na para makapagbayad kayo within 24 hours. So, i-ready nyo rin yung Gmail nyo. Dapat active yun, ano? Kasi doon magsisend sa inyo. So, umpisahan na natin. So, welcome back. Okay, so, click nyo lang yung schedule an appointment. Okay, select nyo yan. Then, makikita nyo naman guys, passport appointments are free. So, libre lang yan, ano? So, unless talaga lumapit ka sa mga taong nag-o-offer ng services. I-click mo yung start an appointment. So, yung mga nag-assist or nag-o-offer ng services nila, no? Pero kung ikaw ay busy ng tao at meron ka naman pambayad, hindi ka nagtitipid, you can go ahead with them, no? Magpa-book ka sa kanila. So, i-click mo lang yung I have a read and understood. Start individual appointment. Oops. Click natin yan. Tapos, start individual. Then, okay. Okay. So, makikita natin dito appointment slots for November to January 2019. So, available pa siya, no? So, i-click lang natin, okay. So, dito makikita natin yung site location. So, tingnan mo lang, i-click mo lang itong site location, no? I-click mo yan, pili ka kung saan yung pinakamalapit na lugar sa inyo. Yun yung i-click mo para doon ka makapunta, no? Sa site. So, example, taga Bacolod ka. Ayan, i-click mo yan. Kung taga Cagayan ka, malapit ka dyan, i-click mo. So, atin magsasample na lang tayo, no? So, example, malapit ako sa Manila, SM City, Manila. So, DFA NCR West SM City Manila. So malapit to sa City Hall ng Manila. So yan ang choice ko. Okay, so pili kayo ng lugar kung saan kayo malapit. Then i-click lang natin yung next. Oh, so makikita mo dito yung pumili ka ng date and time. So depende na sa yun. Okay? So November wala na ata or meron magba-back out. So, December and January ang available, okay?
So, December and January yung ops. Okay, December and January. So, makikita mo dito yung green is meron pang available na time. Pag pula, wala na, okay? So, meaning, 3 to 14 yung available, ano? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. So, yun na lang yung slot na available sa December, no? So, sa January naman, yan, yung kulay green, yan na lang yung mga available dates na pwede nyong i-choice, ano? Pipili kayo. So, up to you kung ano yung gusto nyong date and time, okay? So, pag-clinic natin December 10, so, lalabas dito, meaning, ito na lang yung, ito yung time, then, ito yung available at hindi available na time. Okay? So, pili na lang kayo. Example, at 11 to 12 or 13 to 14. Ano? So, launa to, alas dos yan. So, up to you kung ano yung choice nyo, guys. Ano? So, example na natin, December 10. Launa to, alas dos. Then, i-click natin, I'm not robot. Then, next tayo. Okay, so may ganito pa. Alright, so na-click natin yung I'm not a robot. So dito, number nyo, number. Ulitin mo lang yung number mo. Tapos yung email address mo, no? So i-confirm mo lang yung email address mo, i-type mo dalawang beses. So yung pangalan mo, ay last name, pangalan mo, then middle initial mo, okay? So ano pa ba? Date of birth, okay? So i-click mo yan. Gender, kung anong gender mo, and kung married ka ba or single. So dito sa ano select syempre legitimate ka, okay? So yan ay click mo legitimate. Okay? So country of birth, so Philippines, province, kung saan province mo, city mo na sa palette. So alam mo na yan sa mga basic lang. Then i-click natin yung next, okay? Alright, so make sure guys na naka 639 siya, no? So, wag yun na lagyan ng plus kasi automatic na yan. So, make sure na 639 yan. So, click na natin yung next. Para, ano. So, dito naman, yung father's information yun, okay? Tsaka yung information ng nanay, yung pangalan niya. So, last name ni tatay mo, first name ni tatay mo, middle initial ni tatay mo. So, syempre, Philippines, kung taga-Pilipinas siya. So, dito, maiden last name. Ibig sabihin, yung apelido ni nanay mo, noong dalaga pa siya. Tapos, first name ni nanay mo. Tapos, yung maiden middle name, yung middle initial niya, noong dalaga pa nga siya. Okay? Oops. So, ano pa ba? Dito, syempre, Philippines. Okay? Then, i-click natin next. Okay? Okay, so dito... So, dito, pipili ka ng application type. Ano ka ba? New or renewal or lost? Okay? Kung new ka, yan ang kailangan mo. So, renewal. I-click mo lang kung renewal or new ka, okay? Tapos, kung new ka, ganito, ha? So, since birth ka na ba dyan? Or no, election lang. Mga ganun, pili ka lang. So, since birth tayo. Tapos, yung contact person mo, sino yung contact person na ilalagay mo? Of course, yung number ng contact person na ilalagay mo. Okay? So, ilagay mo yan. So, dapat yung contact number ng ilalagay mo is naka 639, okay? Huwag na plus kasi matik na yun. So, ngayon, pag renewal ka naman, pag renewal ka, ilalagay mo yung old passport number mo, guys. So, renewal ka, diba? Ilagay mo yun. Tapos, yung old passport at mo ng date of issue. Tapos, issuing authority kung DFA Manila ba or Singapore or Hong Kong, kung saan ka dati nakapag-renew or nakapakuha ng passport, okay? Kung saan ka nakakuha. Mostly DFA Manila, no? Yung iba. I-click natin yung next. Or, new kasi nyo tayo, new. So, try nyo new. So, dito, syempre yung complete address mo, guys. So, address ng bahay nyo, city, province, anong trabaho mo? Okay, then, anong trabaho mo? So, dito, kung wala kang trabaho, lagay mo lang dyan housekeeper or household, etc. So, dito, kung wala kang office, kailangan kasi ng office address, kasi hindi ka makakaproceed. So, magiging pula siya. So, ilagay mo lang ulit dyan yung address ng bahay nyo. Okay? Pwede naman yun para makaproceed tayo sa next.
So, i-complete mo lang. Importante itong complete address mo, no? Tapos, office address, kung wala kang trabaho nga, ilagay mo lang yung address ng bahay nyo. So, next tayo. 3 lang palawag na plus. So, i-click mo next. Kailangan ng office number. So, number mo na lang din yung ilagay mo para makaproceed tayo sa next, no? So, okay na, guys. So, pwede mo siyang i-check ulit na dapat tama yung mga information mo, no? Huwag ka magkakamali. So, okay na lahat. Example yan, okay na. So, yung pangalan ng nanay at tatay mo. Okay, so, application type. Siyempre, new tayo. Kung magre-renew ka, renew nakalagay dyan. So, i-check mo, okay? So, simple lang. So, i-click nyo na robot then I am aware. Okay? So, ganun lang kadali mag-fill up ng form. Pero kung busy kang tao at may pambayad ka, you can go ahead sa mga taong nag-o-offer ng services nila. Then, confirm. I-confirm mo lang. Then, mag-i-email na sa sayo. Mag-i-email na sila sa'yo. Alright, guys. So, pili ka dito ng payment kung ano yung gusto mo. So, makikita mo na regular is 950. And then, yung express is 1,200. So, regular lang tayo, ano? So, 950, proceed to payment. So, click natin yung proceed to payment, okay? Ano pa ba? Then, I agree. Then, proceed to payment. So, online kasi. So, online mo siya babayaran. O, ngayon, online, 7-Eleven. So, ito yung choices kung saan ka magbabayad, no? Bayad Center, Robinson Mall, Robinson Center, 7-Eleven. So, 7-Eleven na lang. Marami naman 7-Eleven. Bilyarica, Walter Mart, ano? So, ikaw mismo sa sarili mo magbayad, no? So, take note, meron 50 pesos na convenience fee, okay? So, proceed tayo. So, makikita mo dito, 950 plus 50 pesos na convenience fee. So, okay, proceed tayo. Then, confirm mo lang siya. So, makikita natin you have successfully selected a payment. So, check mo yung email mo. Okay? Check mo yung email mo. Naka-pending kasi siya eh. So, punta tayo ng, makikita mo dito, to check your appointment details, kindly proceed this link. So, pwede din dito, try natin na. Wala pa. So, punta tayo ng email natin. Okay, nasa email na tayo. Kung wala siya sa inbox nyo, guys, i-check nyo yung spam nyo or important messages. So, nasa spam siya. So, makikita natin, nasa spam siya. Ayan na. Nag-email na agad yung DFE sa atin. So, mabilis lang. So, makita mo, guys, this is not your booking confirmation unless babayaran mo na talaga siya, ano? So, ayan. 950. So, to confirm your appointment, please pay the amount of 950 to your selected number below within 24 hours. So, guys, so ito yung reference number. Screenshot nyo lang to or ipakita nyo lang doon sa 7-Eleven. Sa mga 7-Eleven, may kiosk machine ata eh. Or, well, kung magpa-guide lang kayo sa kanila kung paano gamitin yun. Then, i-scan nyo, i-gamitin nyo lang yung reference number na binigay sa inyo ng DFA, magbabayad lang kayo. So, 950 plus 50 pesos na transaction fee, parang ganun. Okay, so, total 1,000 yun. So, kung ayaw yung 7-Eleven, pumunta kayo ng Bayad Center. Alam na nila yon, ipakita nyo lang yung itong reference number mo. Okay, so, after mo na magbayad, mag-i-email naman sila sa'yo. So, ngayon, kung binayaran nyo na to, kung binayaran nyo na ito, mag-i-email ulit sila sa atin. So, kahapon, nakapag-book ako ng dalawang tao, no, yung friend ko, tinulungan ko sila mag-book para hindi hassle. At, kasi, balak nila magbayad sa ibang tao, eh, magbayad sila 500, sayang din kasi yun. Imbis na makatipid ka, ibabayad mo doon sa tao na mag-offer ng services nila, instead na pambayad mo na password, madodoble yung gastos mo, baka ma-scam ka pa or whatever, hassle pa yun. So, try mo na, ikaw na lang yung gumawa, no? So, madali lang naman siya. So, after mo magbayad, mag-email sila. So, papakita ko sa inyo yung ginawa ko kahapon na booking, ano? So, try natin. So, ito yung confirmation. Ito yung booking reference niya kahapon. Ito yun. Ito yung booking reference. So, nag-book siya. Sibinoko siya. So, after niya magbayad,
Ano? After niya magbayad, ito na, November 27 kahapon, di ba? So, ito na yun. You have successfully confirmed your passport. So, ganito yung i-email nila sa inyo, ano, guys. Then, meron silang ibibigay sa inyo. So, ito yun. I-download nyo yan or ipaprint nyo sa mga computer shop yan. Alam na nila yan. Magpatulong na lang kayo kung paano nila iprint yan or paano mo ipasa sa kanila. So, madali lang. After that, pag naprint mo na, yun na yung dadalhin mo pag pumunta ka ng site kung saang lugar yung pinili mo. Ano? So, pakita ko sa inyo tong papel na to para maliwanag. So, ito yun. 4 pages to, no? Ito yung i-email nila sa inyo once nakapagbayad ka na. So, ito yun. Yan. Makita nyo yan. Yung pinilapan nyo. No? So, ang gagawin nyo lang siguro is, ito, pipirmahan nyo na lang siguro to. Kasi ipiprint nyo to eh. Dadalhin nyo yan guys. Ha, apat na yan. Apat yan. Tapos, ito yung electronic resibo nyo, no? Makikita nyo dyan yung binayaran nyo. And, saan pa? Isa to pa isa. Electronic din na resibo nyo. So, apat yan, no? Ipiprint nyo. So, ganun lang kadali, ano? So, ganun lang kadali guys kung may questions kayo regarding sa pag-book ng slot sa online, mag-message lang kayo. Tsaka kung gusto niyo magpatulong, pwede ko kayong ipag-book kung ano pa yung available by December and January. Ano? So, make sure na meron kayong pera. No? Pag nag-book kayo ngayon, kasi 24 hours lang valid yun. Kumbaga, naka-hold lang sa iyo yung slot mo within 24 hours. Pag hindi mo siya nababayaran, gagawa ka na naman ulit, magpapabook ka na naman ulit. So, kailangan meron kang pera, pambayad mo agad sa 7-Eleven or bayad center. So, yun lang guys, sana nakatulong ako sa inyo, no? Baka, kung pwede, i-like nyo yung video at mag-subscribe kayo sa channel natin. And i-share nyo na din to, baka merong mga naghahanap, no, ng tutorial at hindi nila alam. Mas better kasi ikaw na lang yung gumawa kaysa na magbayad ka pa sa ibang tao, no? So, take note, ang passport appointment is libre lang. Wala kang babayaran. Okay? So, yung mga tawag doon, yun yung mga picture or ginagawa nilang kabuhayan yung paggagawa ng appointment slot. So, marami nagpo-post sa Facebook and groups. Alam niyo yun, no? Kung sino mo naka-experience niyo, mag-comment niya kay guys. And, yun lang. So, subscribe kay guys sa channel natin for more. And, thank you sa lahat ng nanonood. Bye!